sambahin, siya ang Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ginawa mong mga bagong nilikha sa pamamagitan ng anak na naging aming kamukha. Ipagkalob mo sa amin ang pagpapala na kami maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng Diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak.
Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy, nagagalak sa kanyang mga hiram, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon naliliwanagan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Rabbi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpunta sa kanya ang lahat." Sumagot si Juan, "Walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay ng pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig ng tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila at ako na may mababa."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago po ako nagpari at naging pari, ako po ay nakapagtrabaho. Ako po ay nagtrabaho. Kaya naman noong ako po ay naghahanap ng trabaho at nag-a-apply, siniguro ko na makukuha ko yung posisyon na ina-applyan ko. Nung panahon namin, pero hindi ko na alam ngayon eh, kung paano ba. Pero pakiwari ko, ganito pa rin naman ngayon. Noon, kailangan mong magpasa ng resume o yung tinatawag na curriculum vitae. Doon nakasulat lahat ng iyong mga nakaraan, no? Nakaraan tungkol sa trabaho. Anong iyong napag-aralan, ang iyong natapos, ang iyong mga seminar na naatinan, mga trainings. Ito yung magpapatunay na ikaw ay karapat-dapat doon sa ina-applyan mong trabaho. Ito yung basihan para merong tignan yung ina-applyan mo kung ikaw ba ay tatanggapin sa trabaho. Pero bukod doon sa resume o kaya doon sa curriculum vitae, kailangan mong maglagay ng character reference. Yung character reference, sila naman yung taong tatawagan ng ina-applyan mo para tanungin o patutuhanan lahat ng isinulat mo sa iyong resume o curriculum vitae. Kumbaga, sila yung taong magpapakilala at magpapatunay tungkol sa iyo. Ganito po ang gampanin ng isang character reference. Kung kaya't dapat ang isusulat mo doon, isang taong kilala kang lubos, kilala kang mabuti. Mga kapatid, ganito po, parang ganito rin yung ginampanan ni Juan Bautista kay Jesus. Malinaw na sinabi ni Juan Bautista na narinig natin sa Ebanghelyo, "Hindi ako ang Kristo. Sugo lamang ako na mauuna sa Kanya." Ibig sabihin, si Juan Bautista ay tagapagpakilala lamang ni Kristo. Siya ay tagapaghanda lang ng mga tao sa pagdating ni Kristo. Alam nating lahat na magkamag-anak itong si Juan Bautista at Jesus, sapagkat si Elizabeth, na ina ni Juan Bautista, ay pinsan ni Maria, na ina naman ni Jesus. Ito marahil yung dahilan kung bakit kilalang kilala ni Juan Bautista si Jesus. Maaring nung bata pa sila, sabay silang naglalaro o sabay silang lumaki. Dahil bukod sa sila'y magkadugo, napalalim nila ang kanilang relasyon sa isa't isa. Napalalim ang kanilang relasyon bilang magkapamilya. Kung kaya't naipakilalang mabuti ni Juan Bautista si Jesus. Bilang deboto ng Poong Jesus Nazareno, ito po ang isang bagay na pwede nating matutunan mula sa ating patron, mula sa patron ng ating simbahan na si Juan Bautista. Kung paano natin maipapakilala si Jesus sa lahat ng tao. Ngunit magagawa lang po natin ito kung meron tayong malalim na relasyon at ugnayan kay Jesus.
Hindi po ito magagawa ng papunta-punta lang dito sa Quiapo Church. Hindi rin po ito magagawa ng papasan-pasan o pagsama sa mga prosesyon. At lalong hindi rin po dahil sa pagluhod o kaya paglakad ng paluhod. Hindi din ito nakukuha sa pagpunas-punas sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Hindi ko po sinasabi na hindi ito mahalaga. Hindi ko po sinasabing huwag niyong gawin ito. Ang sinasabi ko lang, parte lamang po ito. Pero hindi ito ang kabuuan para mapalapit at makilala natin si Jesus. Dahil ang pagiging malapit sa Nazareno ay naipapakita kung inaalam at sinusunod natin ang kanyang mga pangaral upang tayo ay makaiwas sa kasalanan. Dahil dito tayo nagiging magkakapamilya. Kapag inaalam natin, kapag sinusunod natin ang pangaral ni Jesus at iniiwasan natin ang kasalanan. Ito po yung sinasabi ni Apostol San Juan sa ating unang pagbasa. Sabi niya, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ito daw ang pagiging anak ng Diyos, ang hindi pagpapatuloy sa pagkakasala. Katulad ni Juan Bautista, bilang kapamilya, nagkaroon sila ng malalim na ugnayan ni Jesus na siya namang naging dahilan para ipakilala niyang lubos si Jesus. Hindi ko po alam kung paano dumami ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Hindi ko alam kung paano naging milyon-milyon at lumaki tayo ng ganito. Pero isa lang ang alam ko, marami ang gustong sumunod sa Poong Jesus Nazareno. Ito man ay nagsimula nung sila ay makatanggap ng biyaya. Ito man ay nagmula noong sila ay baguhin ng Nazareno. Hindi ko alam kung anong karanasan ang naranasan at nakuha ng bawat deboto. Pero dahil sa karanasan na ito, lumalim, napalapit ang kanilang loob sa Nazareno. Dahilan para sila ay sumunod. Pero higit sa pagsunod ang pagiging deboto. Dahil ang hamon sa atin, maging katulad ni Juan Bautista, maging tagapagpakilala ng Poong Jesus Nazareno sa lahat. Ngunit hindi ibig sabihin, hindi natin maipapahayag ang ating debosyon. Dahil ang tunay na deboto, kilala ang Poong Jesus Nazareno at kayang ipakilala ang Nazareno sa buong mundo. Ito po ang tunay na pagdiriwang ng kapistahan, ang maipakilala si Jesus at ang ating debosyon sa lahat ng tao. Amen. Minamahal kong mga kapatid, tulad ni San Juan, manalangin tayo na maging tapat sa ating bokasyon at misyon bilang mga Kristiyano. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Bilang isang simbahan, nawa ang aming pakikibahagi
at pagmamalasakit ay maipaabot maging sa mga di kasapi ng ating pamilya, pamayanan at bansa. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang ating binyag naway isagawa bilang isang panawagan para makisalamuha at makiramay sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga kabataang lalaki at babae naway makinig sa Espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga ibinubulong nito. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga may sakit, mga hinahamak, mga nalulumbay, at mga dukha, naway makabatid ng mabuting balita ng presensya ni Jesus sa pamamagitan ng ating bukal sa loob na pakikitungo sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga yumao naway magtamasa ng bunga ng biyayang dulot ng kanilang binyag, manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ama, nauunawaan namin na kami ay tinawag mo upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian. Tulungan mo kaming makabahagi sa mapanligtas na gawain ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming maihain nang aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan ang banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-hali na kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming
si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaanang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaanang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic,
Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kanuluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.